Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita, kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng buong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng buong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y makadaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Kapag aking nagunitang, ang paako'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang aking umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaya ingat kayo, ingatan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes, babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad, wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo ng sa lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At ang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa ninyo naunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat.
when problems arise, we are easy to forget. Ito po ang nais sabihin ho ni Jesus sa kanyang mga alagad. Masyado silang nakatuon sa problema. At ano yung problema nila? Nalimutan nila magdala ng tinapay. Ito po yung concern nila. Ito yung iniisip nila. At nung nagsasalita si Jesus at nagtuturo sa kanila sa bangka, parang tinamaan yata sila, no? Na kaya nagbulungan sila. Kasi nalimut, kaya siya nagsabi niyan, nalimutan natin magdala ng tinapay. Hindi nila tinitignan yung aral at turo ni Jesus nung panahon na yun. Hindi sila nakikinig kay Jesus dahil nakatingin sila sa problema. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, "But yun ang pinapansin ninyo, yun na, walang kayong tinapay. Napakabilis naman ninyo makalimot," sabi ni Jesus. "Yung 75,000 nga, napakain natin, 5 tinapay. 4,000 sa 7 tinapay." Parang gustong sabihin ni Jesus, "Kayo, 12 lang? Tingin niya, hindi kayo mapapakain? Ang bilis nyo naman makalimot." Minsan sa buhay din natin, pag masyado tayo nakatingin sa problema, ang bilis nating makalimot sa patnubay ng Diyos sa buhay natin. Nalimutan na masyado natin tinitignan yung isang problema, pero yung ilang taon, ilang araw-araw na patnubay ng Diyos sa atin, ang bilis nating nakalimutan. Dahil sa problema tayo nakatingin. Maganda no, sabi nga, in bad times, remember the good. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon na merong alinlangan sa buhay natin, at kahit tayo minsan nag-aalinlangan sa Diyos, nagdadalawang isip at nagsasabi, "Lord, dinidinig mo ba ako?" Always remember the times that God answered your prayers. Always remember the times that in the time of need, God gave you more than you have ever prayed or expected. Alalahanin mo yung mga panahon na ang hinihingi mo ay eto lang, pero ang binigay ng Diyos sa iyo, abay higit pa sa hinihingi mo. In the time, sa mga panahon na sinusubok tayo ng mga problema, nakatuon tayo sa problema, alalahanin lagi ang kabutihan ng Diyos. At ito na ispaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bakit sila nakatingin masyado sa wala, sa problema? Tila nalimutan nila paano nagpatnubay at nagbigay ang Diyos. Ang bilis makalimot sa kabutihan ng Diyos. At sana po tayo mga Kristiyano, huwag tagi tayo makalimot. Lagi na, kung meron man tayong babauning alaala, it is always the memory of God's grace in our lives. Lagi ang alaala ng kabutihan ng Diyos. Oo, may mga problema, no? May mga suliranin na dumaraan. Pero wag ito ang maging sentro ng buhay mo. Ang maging sentro sana ng buhay natin ay ang grasya ng Diyos. Kahit sa bawat problema at suliranin nating nakaharap, mas matingkad at mas malakas ang grasya ng Diyos. Sa panahon ng pagsubok, alalahanin ang patnubay ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Ang ating itugon, "Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan." Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay
sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway may bigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, panalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo nang may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagdanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagsasalo.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, its DN, at iba pang mga grupo o samahan ng ating simbahan sa ating unang Lenten recollection. Ngayong February 13, Martes, sa ganap na ika-7 ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jesus Madrid, ang ating pong parokyal vicar. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno, ang large size ay nagkakahalaga ng 2,005 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. Ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikausapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.